tong baryo tahimik. Tahimik dahil kanya-kanya ang mga tao. Walang pakialamanan. Lalo na at may tagutom noong panahon na yun. Wow, Nanay! Ang bango ng ulam! Shhh! Huwag ka masyadong maingay, anak. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Kapag narinig nila na may ulam tayo, baka maghingi sila. Itinatago ng mga tao ang kani-kaniyang pagkain. Natatakot na baka hingan sila ng kanilang kapitbahay. Kailangan ko itago sa bodega ang mga ani kong mais. Baka hingan pa ako ng mga kapitbahay ko. Isang araw, may bumisita sa baryo tahimik. Nanay, may tao po na paparating. Sino po siya? Isang manlalakbay. Mukhang pagod na pagod. Mukhang gutom na gutom. Mukhang dumidilim na. Makapasok na nga. Naku eh, marami pa nga pala akong gagawin. Halika anak, pumasok na tayo. Hay, gutom na ako. Tao po, tao po. Kumatok sa isang bahay ang manlalakbay. Magandang araw po. Maaari po ba akong makahingi ng konting pagkain? Malayo pa po ang pinanggalingan ko eh. Gutom na po ako. Walang-wala kami ngayon. May sakit kasi ako at hindi ako nakapagtrabaho sa bukid. Ah, ganun po ba? Sige po, salamat lang po ah. Pumunta naman siya sa katabing bahay. Tao po. Magandang araw po. Maaari po ba akong makahingi ng konting pagkain po? Naku, naubos na po ang pagkain namin eh. Ah, ganun po ba? Sige po, salamat na lang po. Nagpalipat-lipat ng bahay ang manlalakbay. Pero lahat sila ayaw mamigay ng kanilang pagkain at tulong. Hanggang sa makarating sa gitna ng bayan ang manlalakbay. Mga taga-baryo, may gusto sana ako ipatingin sa inyo. Ang isang espesyal na sabaw. Ang napakasarap na sopas na bato. Sopas na bato? Ano po yung sopas na bato? Isang sabaw na gawa gamit ang isang bato. Uwe! Totoo? Pwede ba yun? Ayan! Kumukulo na ang tubig. Ito ang ating secret ingredient. Isang bato? Sigurado kayo? Sa isang bato na yan, makakagawa kayo ng sabaw? Oo naman. Naku, napakasarap nito. Pero alam niyo dati, nung niluluto ko to, lalong naging masarap ang sabaw. Ang dagdagan ko lang karne ng baka. Pero wala siguro kayong karne ng baka, no? Parang may natira pa pala akong konting karne ng baka sa bahay ko. Sandali lang, kukunin ko. Ganun ba? Naku, tamang-tama yan sa sobas na bato. Ayan, haluin muna natin. Matikman na nga. Ang sarap na. Dati nga, nung niluto ko ito para sa Hari at Reyna, nilagyan ko pa ng mais. Pero, wala siguro kayong mais. Okay na siguro itong karne ng baka. Hari at Reyna? Parang may natira pa kaming konting mais. Sandali lang, ha? Ah, alam nyo, meron akong konting repolyo dyan. Sa kagustuhan na maging bahagi sa paggawa ng sopas, lahat ng taga-baryo ay nagbigay ng kanilang sangkap. Heto, may konti pa akong patatas. Ay, meron pa pala akong pechay dyan. Meron akong sibuyas! Ang bango na ng sopas. Handa na po ba? Gutom na po kami. Oo, tapos na. Pwedeng-pwede na ito. At kumain ang lahat ng sopas na bato. Panalo! Napakasarap nga pala kapag punong-puno ito ng kung ano-anong sangkap. Busog na busog ang lahat. At mula noon, hindi na naging ganun katahimik ang baryo tahimik. Dahil natutunan nila na kapag nagtulungan sila at nag-share sila, walang kailangan maggutom sa kanila. Paminsan-minsan, niluluto nila ang sopas na bato na tinuro sa kanila ng manlalakbay.